Sa ngayon, ang Boston Celtics ay pinapangunahan ng JJ tandem, si Jason Tatum at itong si Jaylen Brown na merong tig 26 points per game. Dahil ang kanilang all-star point guard din na si Kemba Walker ay nagpapagaling pa sa injury. Mula nang hawakan ni Brad Stevens ang Boston Celtics ay merong mga ilang players ang nag-step up talaga. Tulad nitong si Terry Rozier dati, Daniel Tice, Brad Wanamaker at yung iba pa. Ngayon naman ay may panibagong player na ipapakilala itong si Brad Stevens para sa Boston Celtics. At ito ang point guard na rookie ngayon na si Payton Pritchard na ginulat ang mga basketball fans dahil sa game winner nito noong nakaraan kontra sa Miami Heat. Nagmula si Payton Pritchard sa Oregon na mala Tyler Hero at Kendrick Nunn yung sinaryo niya. Kasi dito talaga sa state na to nag-umpisa siya maglaro ng basketball at gumawa ng pangalan para makilala sa buong US. Siya din yung counterpart naman ni Obi Toppin na isa sa best college player sa draft. Pero itong si Payton Pritchard ay 17 years old pa lang ay legend na sa buong state ng Oregon at dito nyo malalaman kung bakit. Sa freshman year kasi niya sa high school, ang height nitong si Payton ay nasa 5'9". Naging part agad siya noon ng starting lineup para sa Wesleyan High School na nagkaroon sila noon ng 21-8 record at nanalo siya ng kanyang unang state championship. Sa sophomore year ay tumangkad itong si Payton Pritchard hanggang 6'1 at dito naman niyang inulit na makakuha ulit siya ng kanyang ikalawang championship. Sa junior year ay nanalo siya bilang Oregon Player of the Year, Todd Pratt Player of the Year, Gatorade Player of the Year ng Oregon, tapos ang average na noon ay 22 points at 5 assists per game. Nakuha din niya ang kanyang ikatlong state championship sa taon na to. Kaya mga 17 years old pa lang itong si Payton Pritchard ay legend na agad siya sa Oregon. Kaya ako naman nasabing Tyler Hero at Kendrick ng senaryo dahil si Tyler Hero nung high school ay nakilala din sa buong state ng Wisconsin. Kaso, naging iba nga lang ang kinalabasan nung nasa college na. Si Kendrick na naman ay nanalo din siya ng multiple championship sa Simeon High School kung saan din naglaro dati si Derrick Rose. So, kilala ka na sa state mo tapos champion ka pa ay itatag ka talaga ng media na isang legend. So, hindi pa kasi natapos doon. Sa kanyang senior year ay tinagpa nga siya bilang 4-star recruit. Tapos, una siyang nag-commit talaga maglaro noon sa Oklahoma dahil ang tatay niya ay naglaro dito ng football. Pero iniwan niya yun at pinili ang University of Oregon kung saan naman makakasama niya si Dillon Brooks at itong si Bol Bol. Sa huling taon niya sa high school ay parang nakukulangan pa siya sa tatlong state championship. Kaya ang ginawa nitong si Payton Pritchard sa kanyang huling taon sa high school ay kinuha niya ang kanyang ika-apat na state championship at noon ay nag-average siya ng 23 points at 6 assists per game. Apat na championship ang nakuha nitong si Payton Pritchard nung naglalaro siya sa high school. So hindi basta magic ang ginawa niya na bigla ka nalang mananalo ng championship. Ayon din sa kanyang coach, pati na rin sa kanyang ama, itong si Payton ay merong matinding work ethics, parang Mamba mentality. Ang ginagawa kasi nitong si Payton, araw-araw siyang gumigising ng 5 a.m. para mag-practice ng basketball bago pumasok sa school. Meron pang pagkakataon dahil sa araw-araw yon ay nasusobrahan siya sa practice na nagkasugat-sugat na ang mga kamay nito pero hindi siya tumigil. Marami din siyang mga nakalaban na lottery pick sa Invitational Tournament. Andyan si Ben Simmons, Jahlil Okafor at ang ka-teammate niya ngayon na si Jaylen Brown. Hindi man siya katulad ng ibang point guard na brusko yung pangangatawan at datingan na itong si Payton niya ay parang simple lang. Saka, yung pagkapanalo niya ng apat na state championship ang naglagay sa discussion kung sino sa kanilang dalawa ni Damon Stoudamire ang best point guard na nanggaling dito sa Oregon. So ito lang naman ang nakikita kong dahilan kung bakit si Payton Pritchard ay maganda ang pinapakita ngayong season dahil sa naglaro siya sa college ng 4 na taon. Karamihan kasi ng mga NBA players na nakapaglaro ng at least 2 or 3 season sa college ay maganda ang pinapakita sa NBA. Tulad ni Mikal Bridges, Eric Pascal, Donovan Mitchell, Klay Thompson, Victor Oladipo at yung iba pa. Sa unang taon niya sa Oregon ay lalong tumatak ang pangalan nito si Payton Pritchard sa state nila. Dahil nakapaglaro siya noon sa freshman year niya ng 39 games at kakampi niya noon si Dillon Brooks at Jordan Bell. Nakapasok kasi noon ang Oregon sa Final Four at siya ang kaisa-isang freshman sa taon na yun na nakapag-start sa Final Four. Sa second year naman ni Payton ay naging leader siya ng Oregon kasama noon si Troy Brown Jr. Nag-average siya noon ng 14 points at 4 assists per game. Sa third year naman niya ay medyo masagwa ang start ng season para dito kay Payton. Pero nabaligtad niya yun habang dumadaan yung mga games. Nanalo pa siya ng Pac-12 Tournament MVP at nakapasok din sila noon sa March Madness hanggang Sweet 16. Nag-average lang noon si Payton Pritchard ng 13 points at 4 assists per game.
Nag-declare din agad siya noon sa 2019 NBA draft. Pero hindi pa siya kumuha noon ng agent. Matapos kasi niyang mag-workout sa mga team sa NBA, ay mas pinili muna niyang bumalik sa kanyang senior year sa Oregon. Sa huling taon naman niya sa college, ay naging all-time assist leader siya para sa Oregon, nag-average siya ng 20 points, 4 rebounds at 5 assists, meron din naman siyang 41% mula sa 3-point area, at nanalo din siya bilang Pac-12 Player of the Year at Bob Cousy Award. At nitong nakaraang NBA draft ay napili nga itong si Payton Pritchard bilang 26 overall pick. At alam naman natin ang history nitong si Coach Brad Steven na marami naman talaga siyang mga players na nailalabas yung kanilang potential kapag naglalaro sa kanya. At familiar dito yung mga fans ng Boston dahil sa kanyang unorthodox style. Sa unang 9 games nga nitong si Payton ay nag-average siya ng 8 points, 2 rebounds at 3 assists per game at meron pa siyang 22 minutes per game. Panglima siya sa scoring sa lineup ng Boston kasi wala pa naman sa ngayon sa kanila itong si Kemba dahil nga meron na itong injury at masasamantala ni Payton Pritchard ang pagkakataon na yon na makapaglaro ng mahabang minuto. Ang pinakamataas naman niyang score sa isang game ay nung laban noon sa Toronto Raptors na meron siyang 23 points at 8 assists. Meron din mga games na hindi siya nakakascore at ito ay laban naman sa Detroit. Pero sa overall game ay makikita mo yung composure niya sa game. Maganda kasi ang mga desisyon na ginagawa niya habang nasa game dahil nga sa kanyang experience. Sa high school nakapaglaro siya ng 4 na championship game. Sa college naman, 4 na taon siya naglaro dito tapos meron din siyang sinalihan ng mga big tournaments. Ang malaking tanong dyan ay anong mangyayari sa rotation if bumalik na itong si Kemba. Sa malamang sa unang linggo nitong si Kemba ay medyo hinihinay pa yan. Pero ang maganda doon, habang wala pa si Kemba ay nabibuild nitong si Payton Pritchard ng kanyang game. Para kung sakali magsama silang dalawa sa rotation ay makakapag-contribute pa rin siya. Saka si Payton Pritchard din ang isa sa mga rookie ngayon na nakascore na ng at least 20 points sa unang 10 game nila sa NBA at isa sa mga rookie ngayon na masasabi ding draft steal. By stats medyo malayo kumpara last year pero sa performance at mentality ay mag-i-improve pa yan habang dumadaan yung season lalo na ngayon wala pa nga itong si Kemba dito sa Boston. So yan ang isa sa mga tinatawag na legend ng Oregon na naglalaro ngayon sa Boston Celtics na marami din mga legend ang na-produce sa NBA. So bago ko tapusin ang episode na to ay uunahan ko na kayo. Hindi siya anak ni Gary Payton, hindi rin siya kapatid ni Alfred Payton at kahit sinong Payton sa NBA. So hanggang dito na lang ulit at huwag nyo namang kalimutang i-click yung subscribe button.